morning, good afternoon, good evening pala. Welcome back sa ating channel. So may gusto akong itry na experiment. Alam ko magiging successful naman to. Kaya lang hindi ko alam kung ano magiging itsura nung halaman pagka ginawa ko to. Ano, kung papangit ba siya. Mas maraming matuto yung traps or mamatay mismo yung halaman. No? Kasi ang plano kong gawin ganito. No? Nakatanim pa yung halaman, establish. Tapos ikakat ko sa dalawa. Magra-rhizome division ako, no, na hindi ko ina-uproot. Diba pa nag-division tayo, ina-uproot natin, sasatiin natin sa dalawa. What if nakatanim pa ng maayos, tapos ikakat natin, tapos hahayaan lang natin. Wala tayong ibang gagawin kundi hatiin, no, yung halaman. No, mag-grow ba siya ng plantlets, no, doon sa old rhizome at yung new rhizome ba? Magde-decline ba yung health niya? Or hindi mo mapapansin masyado yung kumbaga stress na binigay mo sa kanya sa pagka-cut, no, nung kumbaga isang buong halaman. So titingnan natin kung ano magiging reaction. Nahanap ako dito nung medyo matagal-tagal na established na plant. Saan kaya? Ayoko naman si Orca, bago lang 'yan, 'di ba? Sino kaya? Sino kaya yung i-divide natin sa dalawa? Na hindi natin nahatiin, pero healthy ha. Parang mahirap yun ang iniisip natin, no? Kasi baka magkamali tayo ng hati. Dadalawang isip tuloy ako ha. Kasi hindi ko pa ito ginagawa. Na ang ginagawa natin, syempre uproot, tapos madaling makita ang kung saan mo hahatiin pagka naka-uproot. Paano kung hahatiin mo na hindi siya ina-approve? Dahil marami tong black star, baka ito ang hatiin natin. No, saan kaya? Hirap pala mag itong iniisip ko na to. Hinahanap ko, tinignan ko kasi yung mga notes ko kung ano yung gusto kong mga experiment na nilista ko kasi pag may idea ko. Tapos pag gagawa ko ng video, sinicheck ko. So, kaya, no, siguro kung maririnig kayo sinasabi nyo, basta kumili ka dyan, ikat mo na. No, kasi yung inisip ko kasi, ikakat ko siya, pero at least minimal yung damage na magagawa natin. Ganda pa naman ito mga to. Operate pa naman to. No, so hanap tayo dito. Sisyendron kaya. Ito yung maliit lang kasi takot akong sa malalaki. Kaya nung baka maramdaman lalo nung mga malalaki, ang maliliit pag ang maliit yung ginawa natin. Ganito ng mga traps na ito, tapos sisirain ko lang. Pero sige, no, sa ngala lang pag-experiment na ito. Parang alam ko na yung mangyayari. Magiging failure ito. Parang mas maganda pa rin kung i-uproot mo. Lalo na to. May new growth na. Pero mas maganda itong itry kasi ito walang new growth. Nakikita natin kung ano talaga yung magiging reaction niya. Ayan na. Ayan. Cut na natin. Tunog eh, pa lumagutok na liig eh, krok. Ayan, nahati na natin. Ay, susum in ko lang. Gabi na kasi ngayon, kaya ang hirap. Ayan, nahati na siya. Ayan, nahati na. Ayan, nahati na natin. So, hindi ko na iaangat yan. Wala na akong gagawin. Basta nahati ko na siya. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon na itong halaman na ito. Nag-aalala ako. Ano, hindi mo kasi alam kung ano nangyari dun sa ilalim. Eh. Iba talaga pag ina-upload. Pero at least may experiment tayo. No, na kung anong magiging reaksyon ng halaman na ito. So bibigyan ko na lang kayo ng update. Sa mga susunod na araw, malamang abutin pa ito ng dalawa, tatlong linggo bago maglabas tulad na itong mga ito.
Yan. Hindi ko pa po nagagawa ito ngayon pa lang. Kaya wala akong masabi sa inyo kung ano magiging resulta nito. Pero dalawa lang pwede mang ano, dalawa o tatlo pwede mangyari dyan. Paaring itong new growth, no, ay magpatuloy pero liliit yung traps. Itong old growth, mas tutubuan ng isa, one or more growth point. Or itong old growth ay matuyo. No, kasi kung sakasakali na nakinat natin, tumunog na, pero baka hindi natin nakatoroli, maaaring pag-umpisahan nyo ng pagkabulok ng plants. No? So, yun lang. Abangan natin kung anong mangyayari sa kanya. No? Siguro, mag-update na ako sa mga susunod na araw. Baka kasi matuyo yan. Iniisip ko kasi kung iinit at hindi nakabalot sa rhizome yung paligid niya, paring matuyo, di ba? Hindi tulad kasi pagka in-uproot mo, mababalot mo sa rhizome, as mababalot mo sa sphagnumos bago mo maitanim. So, basta ito siya. Oh. Para alam ko rin pag minalikan ko. So, ito kasi yung isa sa mga malaki rin na chendron dito sa planter na to. Ito yung mother plant kasi, itong dalawa. Mag-isa lang yan dati, pinaghiwalay ko. Tapos, pangalawa sa pinakamalaki itong. So, ayan. So, abangan na lang natin sa susunod na update. Bye-bye!